becomes paralyzing. Pero pag nandindihan mo na pain is byproduct of goodbye and goodbyes are endings of something bad and a beginning of something good, then you'll get through it better. How do you keep the music playing? This is Papa Jackson's Hello. Sorry. Thank you. Goodbye. Hindi mo magawang magpaalam. Pero masakit mag-stay, masakit magpaalam. Parang may masakit. Pero bakit di ka makapagpaalam? Kasi yung isang pain, walang goodbye. Yung isang pain, may goodbye. And you're so afraid of goodbyes. Pero mas pipiliin mo mag-stay. Bakit? Kasi yung isang pain, may kasamang goodbye yun. Say something, I'm giving up on you. STG. Kasi hindi mo naiintindihan at goodbyes are endings of something bad and a beginning of something good. Say something. Papa Jackson's Hello. STG. Hello. Sorry. Thank you. Goodbye. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy! Papuntang piyok na yung boses ko. Oo. Nakakapangit yung boses ko. Tawagan niyo ako dali, 7001-7949 or 8721-2429. Huwag kayo mag-ala. I will not finish the entire shift until 12. Dahil kanina pa ako naka-ere ng 7:30, di ba? Dahil may chipa kanina, Chico and Papa Jackson. Hindi ako aabot ng 12, baka 3. Mayabang ako. Follow nyo kami sa aming SockMed, mga bangga. Energy FM 1067. Yan, Energy FM 1067 on Facebook, Instagram, YouTube, Twitter X at saka TikTok. Oy, Amit, hindi pa napapalitan yung logo ng ano, ha? Ng Twitter, ha? Twitter X. Mamaya nga tawagan ko si Elon Musk. Ibalik mo na kasi yung Twitter na pangalan. Parang Elon, sige na, para madali na yung buhay namin lahat. Gawin mo ng Twitter ulit. Nagpalit ng pangalan, hindi nagpalit ng logo. Ay hindi, nagpalit na pala, X na pala ngayon, di ba? Wala na yung bird. Naku, sino nakamiss ng bird? Di ba? Tawagin niyo ako dali, 7001-7949 or 8721-2429. Good evening! Sa lahat po ng mga nag-PM sa akin na magpagaling daw ako, tama, thank you very much pa. Ano lang naman mga pangga, no? Sumakit lang yung lalamunan ko dahil natuyuan ako ng pawis kagabi. Yun lang yun. Gumanda-ganda lang yung pakiramdam kasi kumain ako ng maraming pansit kanina. Luto ni Mami Doyet. Amites Ibanga, hello po sa inyo lahat. Tawagin niyo ako dali, may caller tayo. Si Ella ng Muntinlupa ay inoorient pa ni Roland. Si Roland na mayayain sa camera. Puro pero walang imangino kundi mag-TikTok ng puro katatang talaga. Diba? Ako yung station manager pa nagpapaliwanag ko sa air. Hindi ako sinunod. Marquin Ramilo, magandang gabi sa iyo. Kamusta ka? Sana'y payapa ang inyong gabi. Nasa ka man ngayon? Nandiyan na ba si Ella? Uy, umulan ba? Anong weather sa inyong mga lugar ngayon? Ha? Bernadette Beltran, umulan ba? Cynthia Capulong, hello po. Elvi Kilario, is it raining? Sofia de los Santos, Ochi Mendoza, Blessy, Rafor. Ano ba? Ano ang weather sa inyong lugar? Ha? Ang weather ba sa inyong lugar ay weather lang? Pag may sakit, corny, nakaka-bad trip. Oo, yung DJ nyo na pangit ang joke pag may, ano, may nararamdaman. Yung lalamunan ko lang. Kasi yan mga pangga, ano yan, sakit ko talaga yan. Mahirap ako magkasakit sa pagod, sa puyat, sa gutom. Hindi ako magkakasakit. Pag natuyuan ako ng pawis sa likod, automatic yan. Hindi, yan ang ano, yan ang pag umakit ako ng bundok, kaya di ba makikita nyo, lagi ako may porter, tagadala ng backpack ko. Hindi dahil mahina ako, kasi matutuyuan ako ng pawis sa likod. Hindi ko naintindihan bakit yan yung Achilles heel ko.
Yan yung parang kahinaan ko, di ba? Ang dami. Ako, naku talaga. Yan ang kahinaan ko. Yung pinsan ko, ang kahinaan pag hinahawakan yung ano. Charot. Ah, pag ganun siya. Kahina ako, pare. Ay, nako. Si Ella ng Munting Lupa nasa kabilang line. Hello, Ella. Hello po. Ang hina, oo. Nandiyan ako. Puntahan kaya kita dyan. Nandiyan ako kanina eh. Saan po banda? Ang hina. Baka mahina dyan sa lugar nyo. Ah, Roland, i-adjust mo dyan sa labas. Anong gamit? Hindi. Hello po. Narinig niyo na po ako mamaya. Narinig kita, pero hindi ka narinig ng mga ano. Ah, hello po. Anong gamit mong ano? Pantawag sa akin. Ano sir, messenger lang po. A messenger, ayan. Dikit mo sa labi mo yung telepono. Opo, nakadikit na po ayan. Siya. Ayan. Anong ulam mo? Papaya ulam mo kanina, no? Hindi po. Ano ba yan? Ba't amoy papaya? Charot lang. Hi Ella, 29 ka na? Opo. Kumakain ka papaya? Hindi rin po. Atsara, di ako makain? Yan, pag ginawa na pong atsara, pero yung sabi mong papaya, hindi talaga po. Talaga? Ako ang hilig ko sa papaya. Walang lasa eh. Pisa nga, buo yung papaya. Papaya! Wala ibang papaya. Anyways, anong ginagawa sa buhay ni Ella? Working po. Anong work mo? Ano po, senior property specialist po. Payabang, senior property specialist. Sarap pa kayo. Anong binibenta natin? Property. Oh, di ba, ibig sabihin may mga under ka ng tao, no? Opo. Meron ka ng override commission sa kanila. Opo. Oo, sa edad mo 29, parang may tao ka na, no? Ang galing. Hindi naman po. Di ba? Ibig sabihin, tinrabaho mo yan para marating mo yan, no? Opo, kailangan po eh. Pag may pangarap sa buhay. Ano pinakamahal na property na binibenta nyo? Ano po, yung pwede pong gawing meeting room or office room nasa, ano po, nasa 15 million to 25 million. 25 million? O, pag take out mo ang tatlo. Yung isa dining. Oh, seryoso? Oo, oh, take out. Ang mahal. Out? Talaga? Medyo mahirap yung baklasin yung dingding yun eh. 25 million, no? Yung 25 million mo sa probinsya, nabili mo na yung buong neighborhood nyo. Oo, oh, sa probinsya. Dito po kasi random part ng Alabang. Kaya kahit yung caretaker ng ano, nung lupain na yun, nabayaran mo na yung sweldo niya buong buhay niya sa 25 million. Ganun po. Anyways, good luck sa career. Thank you po. Well, anyways, may asawa ka na, Ella? Actually, live-in partner po kasi not yet married pa. Matagal na kayo magka-live-in? Yes po. Gano'ng katagal na? 12 years. Ah, pero matagal sa 12 na. Years na yun, marami rin pong nangyaring medyo putol-putol. Siyempre naman, di ba? Every Thursday yan, charot. So, 12 years na kayo? Opo. So, mga 19 ka pala, magka-live-in na ba yung bilang ko? Hindi, mga 17. Basta po ano, hindi naman totally live-in po, parang paano ano lang siya. Yung starting po ng live-in, mga 2017, pag-graduate ko ng college. Pero 17 ka palang kayo na? Opo. Sa kanya ka palang nagdalaga, parang ganun. Parang, gano'n na nga po mismo. Oo, di ba? Possible pala yung buhok sa lek-lek mo nun, di ba? Sa kilikili. Kayo na. Ano bang taon nagtutubo ang buhok sa kilikili? Ako ano? 12, 13, parang gano'n na. Siguro by the time 17, nagpa-plak ka na ng buhok sa kilikili lang. Pinagbubunot ko po siya. Oo, ang sweet nyo naman. Sabag may ganyan mag-jowa, di ba? Parang ano, ano parang ang tawag nun? Banding. Di ba? Tsatsanihin at pag nasama yung balat. Tandahan mo nga! Nasama yung balat eh! Mababatukan mo po. Anyways, may anak na kayo? Meron po. Ilan na po? Isa. Ilan taon na? 5. So, nag-living ka kasi buntis ka. Tama yung bilang ko, ano? Hindi po. Matagal po ako nabuntis. Nagpa-doktor nga po kasi okay. Akala baog ako eh. 27. Ah, nga pala kasi pitong taon na kayong ano. Dalawang taon ka bago nagbuntis, no? Opo, mga ganun po. Sige. Ba't ka napatawag, Ella? May need ko po kasi ng talagang konting batok pa. Ako po yung nagko-comment kanina kay Chico na batukan niya ako pero hindi niya daw gagawin. Ah, ikaw yun? Opo, yung lagi daw pong galit. Bakit? Anong meron? Anong issue niya mag-asawa?
Kasi kung ang premise ng tawag mo ay need ko pa ng babatok sa akin, ibig sabihin nun, alam mo ko ano mali. Yun nga po, eh, talagang ano, talagang may mali po kasi ganito po. Yun nga po, so talagang matagal na kami and then talagang kilala na po namin yung isa't isa. Mm-hmm. But meron pa rin po siya talagang parang hindi sinasabi sa akin na hindi ko rin sure. Mm-hmm. Kasi po these days po, parang hindi ko alam kung parang ayaw niya na ako palabasin ng bahay o parang binabaliktad niya na po yung sitwasyon. Kasi yung mga nakaraang taon naman po, okay naman po talaga kami, walang problema. Pero yun nga po, isang beses niya po akong niloko nung nagbuntis ako sa first baby namin about babae. Teka lang, po. First baby pa talaga ba anak niyo? Ngayon nga po kasi yung problema ko isa is parang feeling ko po, buntis ako. So hindi pa sure? Opo, not yet sure pa. Paano mo nasabi buntis ka? Ireg po kasi ako, yung wag natin pag-usapan na buntis ka kundi naman kasi guguli usapan natin. Hindi, ano po eh, kasi po, ingat, kasi po diba minsan yung ano, minsan yung PTS nagkakamali din. Nag-try naman ako, okay po siya, positive siya. Ah, okay. Talaga ba? Opo, minsan hindi po kasi siya, ano, hindi po siya totaling ano, pero ginawa ko pong tatlo, so yun nga, nag-positive. Ang problema ko po, Papa Jack, hindi lumalaki yung tiyan ko. So, may problema in short. Nagpa-OB ka na? OBGYN? Hindi pa po, not yet. Hindi pa. Kasi nga po yung isang sa problema ko sa kanya, parang wala lang sa kanya. Parang hindi niya ako inaasikaso. Parang... Nakita niya ba na positive ka ganun? Opo, sinabi ko po sa kanya. Kung sakaling buntis, kailan buwan na yan? Kasi po, nung ano, siguro sa mga by March... Pero nag-stop po ako noon February ni eh, na hindi na ako nagkaroon February. So medyo matagal na pero parang totoo nga po March, nakita ko parang April, hindi siya lumalaki. June. Po. Opo. Parang second trimester na 'yan, 'di ba? Kung ganyan. Yung ba tawag? Opo, parang opo, parang ganoon. Parang ganoon po. Ba't ko alam 'to. Nagbuntis na ba ako noon? Baka nag-OB po kayo dati. First trimester, 'di ba? Second check. Hanggang third lang, 'di ba? Kasi pag nag-fourth ka, baka graduate ka niyan. Semester. Anyways, so kailan mo sinabi sa kanya na delayed ka? Nung mismong pagka-ano ko po. Ay hindi, alam niyo pong delayed ako every 3 months. Tapos on the fourth month, nagkakaroon ako. Well anyways, hindi kasi natin pwedeng pag-usapan to without... Opo, sige diba? Po, sige kumbaga, po. Siguro pinakamaganda niyan, ganito ano, nabanggit mo kasi na parang di ka naiintindi. But regardless... whether meron kayong riff na hindi kayo iintindi. Kung sakaling buntis ka, di ba, it's your obligation na dalhin yung sarili mo sa OB para malaman yung kalagayan ng bata. Mm-hmm. Hindi mo pwede isang kandya ako nasikaso eh. O, saka natin paggawayan pa yon. Pero pag alam mo na pa pwedeng buntis ka, you should have gone to the, ano, to the OB, di ba? Opo. Ano, sa center po ako nagpunta, not totally sa OB. So, meron na po akong booklet for pregnant mamis. Pero hindi mo alam kung ilang buwan kang buntis. Yun nga po yung problema ko. Kasi nga, kailangan ko pong... At OB lang ang pwede magsabi sa'yo nun, di ba? Kasi X-ray. Okay. Ay, ano, X-ray ba? Hindi, ultrasound. Ultrasound, di ba pala X-ray? Yes. Ultrasound, di ba? Opo. Ang X-ray pala ay harmful sa baby. So, ultrasound, opo. Yun nga po, di meron na pong budget about that. Pero nagtataka po talaga ako. Nagtatrabaho siya, pero parang wala siyang nakaka-cash in or wala siyang binibigay sa akin. So nag-decide po ako na mag-work. So bumalik po ako sa pag-work ko. Kailan ka bumalik sa pag-work? Last 2023 po. Hindi kanya binibigyan, di ba? Opo. Magka-live in na kayo nun? Yes po, bumalik po ako kasi yun nga po, palagi pong putol-putol kasi yun nga po, yung first baby ko po as of now nasa mother ko kasi parang about nun sa financial support, medyo hirap po siya. Parang may iba talaga, Papa Jackson eh. Eto, ano siya ngayon, nakikita ko talaga, sobrang addict siya sa scatter, sobrang addict siya sa online gaming. Nakikita na nga na libo-libo na yung natatalo sa kanya, pero tuloy na tuloy pa rin siya. Tapos pala hindi ko siya po inaaway sa ganun. Hindi ko siya sinisigawan or bakit hindi? Kasi kinakausap ko po siya. Nagigets ko naman yung diplomatic approach mo. But then again, kung feeling mo addicted na siya doon, baka you have to be a little bit firmer, di ba? Baka you have to be a little bit more firm dun sa pagsabi sa kanya na
Kasi ganito yan, ano. Marami akong kilala na ano, nagsusugal, ganyan. Ano. But then again, on the other hand, kung if it's affecting the family's financial status, then there's something wrong. Yun nga po. Diba? I mean, diversion, gets ko yan. Pero pag if it's going to affect the ano, yung family's ano, financial ano situation, may mali na. Sige, tuloy mo. Opo. Tapos yun nga po, kinausap ko siya, sabi, tapos palagi niya sa akin sinasabi na yung mga nakukuha niya daw doon is yung parang mga pa-freebie lang ng application. Huwag natin pa, ano, kasi alibay ng isang ano yan eh, nalulung na. Ano. Opo, sabi niya sa akin. Magka-live-in kayo sa isang bahay, tama? Wala kayong anak. Opo. Na inaalagaan. Right now, you're working. Yes po. So, ano? Ayaw niya po akong pagtrabahuhin. Gusto niya, ikulong lang ako. Pagka di, may papasok na po ako or, kasi po, yung work ko lang naman po talaga is work from home actually. Talagang, hindi po ako pupunta po everyday sa office. Yes po. Mm. Ano lang ako, harap lang ako always ng laptop. So, yun parang, ano, okay-okay sa kanya. Mm. But, yun nga po, nag-double job ako. So, nung nag-apply ako sa another company. Naiintindihan ba niya na the reason why you're working is because he's not providing enough? Naiintindihan niya yun? Yun nga po yung gusto kong ano sa kanya, Papa Jack. Yung gusto kong i-diin sa kanya. Kaso ayaw niya pong intindihin. Masyadong sarado yung utak niya. Anong sinasabi niya sa'yo kapag sinasabi mo yan? Yun nga po, nakakapagtaka lang. Pinagbibintangan niya agad ako na may naghatid na daw sa akin, may... Sabi mo, lalamove lang yun? Ginagawa niya. Ang taas, ganun, di ba? Dapat po siya yung maghatid. Kasi nga po, may work din. So, hindi ko na siya masyadong inuobliga na sunduin pa ako. Ihatid, okay. But yung sundo, hindi ko na siya inuobliga kasi kaya ko naman pong mag-commute, kaya ko namang mag-jeep. Ngayon, palagi niyang... Kanina lang po ito nangyari. Saan ka ba napasok? So, tinlupa ka umuwi, saan ka napasok? Alabang po. Ah, malapit lang. Opo, malapit lang din yung ano ko dito, yung office po, malapit lang din. Mm. So, kayang-kaya niya pong ihatid sundo ako. Kung so, gusto kanina niya. Po, yun nga po, kung gusto niya. Pero, in short, ayaw niya po. Kasi, kanina po, habang ano lang po, kanina po, revalida pa lang. Kumbaga, parang hindi pa ako totally naka-insert sa company. So, parang oral test. So, yung oral test ko kanina, habang nag-oral test ako, tawag siya ng tawag sa akin. Hindi ko po masagot kasi nga, nandun yung sales director and sales manager. Hindi man pwedeng habang nagpe-present ako, kakausapin ko din siya. So, ang dami niya na pong pinagsasabi sa akin sa ano, sa chat na, yun nga daw, maaabala daw ba niya kami? May bago na daw ba? Parang pinapalabas niya, Papa Jack, to make the story short, na meron akong kalandian doon. Paano meron kalandian? That's a lame excuse na, but let me ask you. May kalandian ka nga ba? Wala po. Okay, good. Mabuti ang tinanong ko, di ba? Para at least, di ba? Opo. So, wala. Alam niya po yung sarili niya. Kumbaga, yung bintang niya sa'yo is out of thin air. Kumbaga, bintang lang talaga. Yun nga po. Parang wala na po siya sa tamang, yung parang wala, yung ano niya na po, parang naliligaw na. Nawawala na po sa focus. Kasi, nung mga nakaraang month naman po, last April, okay naman po yung focus niya, maayos naman po yung financial. Okay naman, maganda naman kasi medyo naglalaylo siya sa work. Ay sa ano, sa sugal-sugal na online, nagfo-focus siya sa work. But this May po, nung month po ng May, medyo ayun po, dumapo na yung sobrang yung TV, Papa Jackson, naibenta niya. Hindi ko alam nung naibenta niya, tas kasi nga hindi nakabayad fully kay sa kuryente. Yung iba, nung pinagbentahan, hindi ko alam kung saan niya na dinala. So, syempre, papasok po sa utak ko is naisugal niya na. And then yun, wala naman pong nananalo sa online na hindi naman legal. So, lahat po naubos. So, yun nga yung sinasabi ko. Ang pinapromise niya, kaya niya daw ibinenta para bumili ng bago. So, nasa niya yung bago? Ella, po. Yung anak ninyo, nasa magulang mo? Yes po. Nagsusustento kayo doon? Nagbibigay po ako sa mother ko, pero yun, hindi niya po kasi po ano, actually Papa Jack, PWD po ako. So I have semi-epileptic condition. So yun nga po, hindi po ako pwedeng mawalan ng gamot. So ang pag nagbibigay po ako sa mother ko. Yung kalibin mo, nagbibigay sa anak mo? Honestly, Papa Jack, hindi. So, hindi siya nagsusustento sa anak niyo?
Hindi po. Kasi sinasabi ko rin naman na hindi tinatanggap ni mama. Ayaw kasi sa kanya. Kasi hindi po sila okay ng mother. Okay. Hindi. Nagigets ko naman yun. Pero pwede niya ibigay siya at ikaw magbigay sa nanay mo eh. Opo. I mean, it has nothing to do kung ano man ang riff nila ang dalawa. But it has everything to do dun sa pagiging tatay niya sa anak niya. Hindi siya bibigay? Wala po. Kailan pa siya bibigay? Naghiwalay po kami niyan noong 2019. Naalala ko, nga po, naghiwalay kami 2019, binaligan ko lang siya noong 2020. Never po siyang nagbigay nung maghiwalay kami. Hanggang ngayon, hindi na. Nung nagsama po ulit kami, sinama po ulit yung baby namin dito, okay naman po yung financial, hindi naman po nawawalan si baby, carry naman. Diba? Pero nung ayaw niya po, hindi, siya na rin po mismo nagsabi na, kapag daw wala, ayaw niya rin po kasi ipahiram dun sa mother ko. Kapag daw wala daw dito si baby, hindi daw siya magpo-provide. Kaya ang gawin ko daw is pabalikin ko na daw dito si baby. Ang iniisip ko nga, pag pinabalik ko dito, medyo mas lalo po siyang mabibigatan. Ang gusto ko nga po mangyari, parang gusto kong pero yun ang mga lang, oras na. Pero hello, yun ang tama. Anak niyo dapat nasa inyo. Opo, I mean, wait lang. Yung anak ninyo, ang sabi ng ka-live-in mo, dalhin sa, kumbaga sa inyo ng dalawa, no? Tama? Opo. That is actually a sound decision. Bakit ayaw mo? Hindi naman po sa ayaw. Medyo ang gusto ko po mangyari is habang hindi pa po siya nagsuschool, is, yun nga, makasama niya muna si mama, and then ako, ang gagawin ko po muna habang, wala siya, is kukunin ko po muna sorry, yung mga oras niya. Pero, sa part na yan, medyo mali ka dyan. Kasi that's a decision that should be made by the two of you. May anak kayo and sabi ng mister mo, well, regardless kung kasal kayo o hindi, sabi niya, dito muna papatirahin yung anak natin. And dapat, it should have happened already. Kasi pag sinabi mo na, gusto ko pa makasama muna ni mama yung anak ko, well, the intention is good, but it's wrong. Kasi kayo magulang eh. Opo, okay naman po, pwede naman po siyang iuwi. Sinasabi ko lang. Yes po. If you want him to be responsible, kaakibat kasi ng pagiging responsable natin, ay ang kadugtong kasi nun, meron tayong decision. Hindi po pwedeng responsable ka lang, tapos hindi ka pwede mag-decide sa kung saan ka naging responsable. Am I getting through? Yes po. Nagigets ko naman po yung point niya. Point niyo about dun sa part na yun. Yun nga po, okay naman po. Ang isa rin po sana ng goal ko rin is, hindi po kasi ganun, pag nag-school siya, is makatulong din ako. Kaya habang wala pa si baby dito is, kikilos din ako for work. Kasi pag nandito na siya, hindi na ako makakapag-work niyan. So, mafocus na ako kay baby. So, ikukulangin na kami. Hindi na magiging okay yung financial, mahihirapan. Pati hindi lang po kami, pati si baby for sure kasi mag-school na siya. So ang gusto ko po muna sana is makaipon. But ang ginagawa po niya hindi ipon eh. Parang inaano niya yung financial status, mas lalo pong binababa. Gusto ko pong mag-work pero imbis na suportahan niya ako, ang dami niyang masamang sinasabi tungkol sa akin. Parang hinahatak niya po ako pababa. Hindi ko po alam kung partner yung tawag dun. Paano sinasabi niya masakit? Yung parang, palagi niya po akong pinagbibintangan na may iba na naman daw. Kaya daw nandiyan na naman ako sa company na yan. Palagi niya ako sinasabihan na may ginagawang hindi maganda. So in short, ang sinasabi niya is ibang-iba po sa ginagawa ko. So hindi ko po alam kung takot siya sa sarili niya multo kasi ginawa niya na sa akin. Ba't kaya naghiwalay nito 2019 ba? Ba't kaya naghiwalay? Habang buntis po ako, ang talagang plano namin, kaya po kami bumili ng auto, is mag-grab driver. So, ang nangyari, imbis na mag-grab driver siya, medyo maluwag po kasi kami that time, ng babae po siya. So, ang ginawa niya, yung babae niya, yung hatid sundo niya. Yun, walang kita rin, gasos yun. Yung nga po eh. Yung pagas niya wala rin. Kasi hatid sundo niya po from here, Alabang to Batangas. Ah, malapit. Walking distance. Alabang, Batangas. Tapos po, ang nangyari pa po nun, binigyan niya po ng budget yung babae kasi ang plano niya, kahit buntis ako, hihiwalayan niya na ako. Sasama siya doon sa babae para mag-tigiri sa Batangas. Sa cellphone po, parang lahat Papa Jackson ang mga dapat ko makita, parang inaabot sa akin ni Lord.
Pinakita, parang nakita ko doon, parang hindi, dinilit na po siya, na-delete, na-recover. Ha? Ay, pusang gala. Ituro mo sa amin yan! Yung parang Papan, wait lang, paano nare-recover pag dinilit? Naku, ito na naman yung mga lalaki, kinakabahan na naman kayo, ito na! Basta may ano doon. Anong app yan? Pa, Messenger? Hindi, parang Oppo Messenger, parang kumbaga ibang application ng mga messages po, parang ganun. Oppo, so... Parang dinilit niya lang po yata yung ano, yung account, but yung messages hindi. Ah, bobo. Ano mahuli mo? Anong sabi niya? Hindi nga po. Ang last messages nila po is nakikipaghiwalay na si babae. Alam na babaeng kabit siya? Opo, alam niya. Alam niya. Kasi po, nag-grocery ako dun sa pinagkakasheran niya. So, kilala niya po kaming dalawa. Ay, ang galing. Nakita niya po, nabuntis ako that time. Baka nabila mo pa ng ano yan, di ba? Ng toothbrush. No? Oo, nakabili ka pa ng Rexona dyan, deodorant. Opo, ganun nga po. Di ba, alam niyo kung anong ulam niyo kasi bumili kayo ng ano, ng fishball, meatball, assorted balls, gano'n. Opo. Tapos, nung nabasa ko po dun sa messenger, nakikipag-iwalay na si ating babae, hindi dahil po sa kabit siya, kasi meron din po siyang jowa na pauwi na galing ibang bansa. So, parang OFW yata sa ibang bansa. Ang problema is, naglabas na ng maraming cash tong impactong partner ko. Hmm. Naglabas na siya ng maraming cash doon. Ang kasi tawag niya na investment, di ba? Opo. Nag-invest na siya. Naglabas na po sa ng maraming pang bill ng mga kababuyan nila doon. Eh, bigla pong darating na daw yung ano. So, ayaw malaman ni ate girl na meron din siyang ibang... Siyempre, sino ba naman ang... Di ba? Sino ba naman bala? Ba't ako high pitch? Sino ba naman gusto mahuli? Di ba? Para nagluloko ka? Wala naman po. Tapos yung nakikipaghiwalay na po siya, ibabalik daw lahat ng dapat ibalik. Kasi nga, alam din, tapos inamin niya rin na meron daw kasi siyang ibang karelasyon na ano. Kaya ang nangyari, pinapabalik. Yung babae mismo nagtutulak pabalik sa akin. Teka lang, sabi niya, may Vilma, punta ka sa recently deleted. May word doon na recover, pindutin, babalik lahat. Saan yan? Ganun nga saan po. Saan yan? Sa? Secret. Sa messenger? Basta meron po mga ganun. Basta kumbaga sa ano po, di ba sa email, merong parang mga ano doon. Parang merong... Wait lang, sa email ba? Sa messenger? Teka lang. Di ba? Tapos yun, ganun nga po yung nangyari nung ano, nanganak na ako ng bibig. Ang plano ko po talaga nun is, hindi ko na siya babalikan. Mm-hmm. But dahil talagang, nagtagal kami, talagang minahal ko siya, yung pagmamahal ko sa kanya is, hindi po talaga nawala ng ganun-ganun na lang. So, ano mahuli mo? Paano nag-eksena? Ano mahuli mo? Ano lang po, yung text message ko lang yung nahuli, hindi sila nahuli sa akto kasi hindi naman sila kasama. Paano kayo nagkabalikan? Paano kayo naayos? Ano po, nung nagkahiwalay rin po kami ng bahay, umuwi po, palagi po siyang nagpupunta-punta doon. Ah, sinuyo ka niya. Opo, yun po yung time na nagsasabi, nagsustento siya. Kasi lahat ng dala niya is for sa baby, gatas, diaper, damit ng baby. Normal naman yun kasi anak naman niya yun eh. So, kumbaga sinuyo ka niya, di ba? Tapos nagbalik ang sabi. Anong sabi niya sa'yo? Sabi niya, magbalik ka na lang. Sabi mo, hindi ko pa gusto magbalik. Ganon. Parang ganon. Tapag ganon ka, di ba? Ayoko magbalikan tayo. Sakit-sakit ng ginagu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 g
Patapos. Yung nga po nung ano nung time na yon di nagkabalikan naman, naging okay naman po yung relationship namin noon, wala namang problema. Pero about nga dun sa barkada talagang hindi may iwasan. So yung ano, Papa Jackson, medyo merong may ano eh, may malala eh. Ano? Hindi ko totally sure kung kaibigan or ano, kasi to ano eh, ano ba? May basta meron pong involved na illegal something po. Nag-drugs. Parang ganun na po. Hindi, parang tao talaga nag-drugs yung
yung jawa mo? Yun nga po, hindi ko sure. Hindi ko po sure. Kasi ang wala, hindi ko po nakita on act. Parang hindi ko nga po alam kung si Lord mismo yung nagpakita na naman sa akin. Yung parang may nakatago sa may bandang gilid. Tapos biglang may nalaglag. May nalaglag. Is hindi siya yung totally drugs. Yung parang propernalias lang. Ano yan? Ano yan? Pinisilin lang yan. Hindi, wala pong ganun. Ang meron lang is yung parang mga lighter, yung ganun. Eh, hindi naman po siya nagyosi. So, kumbaga, yung nakikita mo sa TV, di ba, pag ano, isang eskinita ang kinalugar ng kapulisan at nakuha mga propernalias ng illegal na substance, mga ganun. Yung pinafocus ng camera, nakita mo sa kanya. Nahuli sa kawatan na ito ang isang foil. Eh, hindi po sa kamay niya. Tinanong ko po siya. Sabi ko sa kanya, Ano to? Bakit meron dito? Wala namang ganyan dito. Tsaka di ba hindi ka naman ganyan? Parang ang reaction niya po is parang wala lang. Sabi niya, nako, baka may naglagay dyan kung sino man ganyan-ganyan. Siya na daw magtatabi or ganyan. Wala, okay. Tapos nakita ko ulit one time doon. Sabi ko, di ba pinapaano ko na yan sa'yo? Pinapadisposal nga, delikado yan. Okay, nung third na tanong ko po sa kanya, yung pangatlo, sabi ko nasa na, sinunog niya na daw. Okay, sinunog niya. Di, medyo kampante na po ako kasi sinunog niya. Pero that time po, parang nag-iiba na po talaga siya. Parang nagiging waldas, pero hindi naman po siya ganun eh. Kasi biglang parang nawawala agad yung mga pinaghirapan, yung cash eh. Nawawala. Tapos, eto po, today lang. Gulat talaga ako kanina. Pag ano, meron na, nakapa ako po. Kasi trinay ko eh kung nagsasabi siya ng totoo. Sa may kotse yan, di ba sa gilid? Nagsinungaling siya sa akin. Sa kotse ba yan? Sa kotse mo nahuhuli? Hindi po, sa bahay. Ah, sa bahay. Opo. Nakapa ako, sabi ko, sinungaling. Ginalugad ng kapulisan ang isang bahay na kung saan hinihinalang mayroong parapernalya ng ipinagbabawal na gamot. At ayon sa ating source, nakapa umano ng may bahay. Ganun, ha? Ano sabi niya? Hindi ko, ngayon po, Papa Jackson, hindi ko pa po siya nakakausap. Blinak ko po siya sa Facebook. Asan ba siya ngayon? Hindi pa po siya na... Nasa work pa po. Kasi po siya, work po siya ng mga construction workers. Ngayon, kinausap ko yung mother niya, sila nila nag-uusap. Nag-video call naman, nakikita niya naman na may mga ginagawa. Yun, kinausap ko rin po yung mama niya. So, pinakita ko po. Anong tanong mo sa akin, Ella? Kasi Papa Jackson, ilang beses ko na po siya pinagbigyan. Ito po yung sabi ko na kapag may ganito talaga, parang hindi ko na kaya. Pero kahit sabihin ko po sa sarili ko na, yun nga po, anytime pwedeng na ako umuwi sa mother ko eh. Pero parang nahihirapan po kung buhatin yung sarili ko papalabas ng pinto para sabihin tama na tigil na. Teka lang ha, nanonood yung Bardagol ngayon, si Pao tsaka si Kevin. Ganito, the only acceptable reason sa akin why you need to stay with him is that you still love the guy. Kasi when you love a person, it comes along, di ba? It's synonymous to you trust the person, you have confidence, and most importantly, may faith ka sa tao. I think it is something na wala ka na sa kanya. I don't know if I'm right, pero feeling ko na andyan ka na lang kasi because of two things. Gusto mo hula ako yung dalawang bagay na yan? Sige po. Yung muna, kasi may anak kayo. Yung pangalawa, may pinagsamahan na kayo. Mm-hmm. Baka mali ako ha. Pero feeling ko yun ang pinakadahilan. Bakit? Pag tinanggal ko yung dalawang dahilan na yun, di ba? You'll run as far away as you can from him. Iiwalayan mo siya. Mm-hmm. Or, yun nga po ba, nagawa ko na po siya once, di ba? Nung about nun sa buntis ako nung sa first baby namin. Anong tanong mo pero, sa akin? Kasi nga po, yun nga, parang bakit, hindi ko po alam kung bakit parang nahihirapan ako na, yun nga, mag-decide po kung ano ba talaga yung... Ganito, Ella, ganito. I think tonight, naniniwala sa ako lahat ng decision sa buhay natin, may turning point eh. You have to reach a certain limit para makapunta ka sa turning point. And tonight, I don't believe that you have a turning point. Ano ibig ko sabihin? I don't believe that the pain and the frustration that you feel tonight is... would warrant na makipaghiwalay ka. Feeling ko kulang pa, no? But let's kulang try. Kulang pa yun, Papa Jackson. Well, kasi una-una sa lahat, look at you. You are still compassionate sa kanya. Pero let's try to reimagine your life right now. Are you ready ka ba? Sure, sige po.
you're smart, tama. Na naipasa ba yung revalida mo? Yes po, kanina okay, okay naman. Mahirap yun. Congratulations. No? Thank you, Papa John. Matalino ka, ibig sabihin. No? Oo. Sales is actually not an easy thing. Di ba? Mahirap ang sales, di ba? Opo. And you're a mom. Naniniwala ko pag nanay ka kasi, you, feeling ko lang to ha, feeling ko meron kang godlike determination na wala ka pag hindi ka nanay. No? Iba kasi ang determination pag nanay ka eh. Iba kapag single ka lang. Kasi you have bigger considerations in life pag nanay ka at nanay ka. So, with all that I said tonight, feeling mo ba your life will be better if you spend another 5 years with him? Kasi, cliche na ito pero sabihin ko pa rin sa'yo. No? You've spent 7 years of your life with him, tama? Opo. If you spend the next 7 years with him, do you expect changes? Expect po, of course, but I'm not sure about that. Kung may magbabago ba or lumala, yun yung kinakatakot ko. Well, kasi kung yan, do you have faith na kaya niyang ibigay sa'yo yung changes na yan? Kasi the way I see it, palala ng palala. So now, the question is, do you have faith? Kasi ganito yan, ano? Ella? Po. Okay. Maging honest ka sa akin, ha? Opo. Kung wala siya sa buhay mo, anong pangarap mo pang sarili? Maging supermodel? Ano? yung totoo, Papa Jackson. Yes. Gusto ko talaga maging DJ kasi nakapag-OJT ako kasama ka. Ah, talaga? Opo. So, nagkita na tayo ng personal. Na-inspire ba kita o nabusit ka sa picture. Akin? Yes, my picture. Ano? Hindi po ako palaging iniimik. Hindi. Masungit naman ako sa mga OJTs na talaga. Hindi ako masungit, pero distant naman ako sa mga OJTs. Unless kausapin mo ako, hindi man ako sa plan. Okay, lang. Hindi po picture nga po ako sa inyo. Hindi naman masama ugali ko. Teka lang, parang iba yung usap. But anyways, ang point ko dito, Ella, is that with the dreams you have, do you think you'll achieve those dreams na siyang kakatabi mo sa buhay? Sorry pa, padyo pakiulit. Do you think you will achieve those dreams na siya yung katabi mo sa buhay? Hindi po siguro lahat. Kasi ganito yan, ano? Kung mga panggaganito yan. Pag magulang ka kasi, yung mga pangarap natin, nag-iiba kasi yan eh. Pag magulang ka, di ba? We should be so willing to sacrifice our dreams just for us. Di ba? To be there sa anak natin. Di ba? Ang trade-off kasi nun, dapat nasa tamang tao ka. Kasi kung masaya ka naman sa pinuntahan ng buhay mo, kahit di matupad yung ibang pangarap mo, okay naman eh. Tama, mali? Opo, tama. Saan tanong, masaya ka ba sa buhay na meron ka ngayon? Yun nga po, parang nagbabago, parang iniiba niya eh. Kasi okay naman po kami, pero hindi ko maintindihan. Okay, kasi natanggal niya na po yung pambababae niya simula nung nagbalik. Well, alam mo, what you said tonight ay nakakatakot. Kasi parang it's as if you are with someone you need to maintain just to make you happy. Parang ganun lang ha po, Papa. No, parang, I mean, sorry ha, pero that's just so one-sided. It's just so one-sided na natanggal niya yung pambabae po eh. So okay na po yun. Iba naman, drugs naman ngayon, di ba? Mas lumalangay. No, I think they're equally stupid, no? Mm-hmm. It's equally stupid. Mm-hmm. Gusto mong ano? Gusto mong malaman ko anong payo ko sa'yo? Ano po? I want you to have a better future. The version of yourself which you can be proud of. Regardless of what you're going to decide on tonight. Because tonight we're not going to make a decision. I want you to sit tight after we talk. Maybe look at some blank walls and contemplate about life. Okay. Okay? Yes, that's what I want. So, let's try to consider a lot of things. You have sacrificed so much to be with him. Tama ba ako? Opo, tama po kayo. Kasi ilang beses ko na po tinakasan yung mama ko para lang dito. And yet, ang tanong dyan, did you do it for the right person? Do you think that person is worthy of that sacrifice? You don't need to answer that
tonight, no? You can just answer that in your exclusive time. Mm-hmm. Pero bilang kaibigan mo, I will not tell you tonight whether hiwalayan mo siya or hindi. But as a friend, I want you to have a better future. You're 29. No? That's the biggest factor of this conversation tonight. 29 ka lang. There's so much in life that's ahead of you. There's so much you can do in life. Noong 29 ako, hindi pa ako sikat. Ano ba yun? Noong 29 ako, nag-uumpisa pala ako sa buhay na gusto ko. I don't have money yet. I'm not trying to make my life your story. No. But sometimes life throws at us yung mga cues, no? Yung mga cue na maybe you're supposed to do something better in life. Kasi I don't want you to look back pag 35 ka na. And then you tell yourself na sana no 29 ako, I had the chance to fix my life, to dream better, and I did not grab the chance. Masakit yun. Masakit yun, no? Now, the condition is, sana, kaya kanyang sabayan sa pangarap na yan. Because if not, maybe you are in the wrong life. Maybe you should be living another version of your life. Ano nga po, Papa Jack, parang yung mga gusto kong gawin or hindi, wala naman pong masama, hindi po, wala pong pinagbabawal na batas or wala naman ako inaapakan tao. Yung first, gusto kong mag-call center but ayaw niya. Ang ano naman niya sa akin, ang dahilan na naman niya sa akin, marami daw yung kabit-kabitan doon, marami well, doon. Wala naman masama doon eh. Walang masama doon kung kontento ka sa buhay na meron ka. Sacrificing the dreams that you have. Walang masama doon. Amaw ako ikaw, ayaw kong pagtrabahuin, pero, di ba, provided for naman ako. Kumbaga worth it yung sakripisyo ko. Wala nang problema dun eh. But then again, that's not the case eh. Kinukulong ka lang niya, hindi dahil kaya kanyang buhay. Kinukulong ka niya kasi he does not trust the world that's going to be around you. At the same time, he does not have a confidence on you that you will be faithful sa kanya. Kasi gawain niya eh. Opo, exactly. Ganun na ganun po talaga. Diba? Opo. Kaya medyo nahihirapan po kasi ito nga po, yun nga, yung mga gusto ko, yung mga pangarap ko sa buhay, ultimo yun nga, hindi naman po ako nalabas ng pintuan dito kahit pagbili lang sa tindahan, talagang hindi. In the next 7 years, you've been with him for the past 7 years, tama no? Po. In the next 7 years, is that the life you want to have? Is that the life you want to live? Kasi kung yan ang buhay na gusto mo in the next 7 years, well, thank you for calling the show. We can just finish right here. Is that the life you want to have? Of course not po. Good. No, you don't have to make a decision tonight. I want you to sit tight, look at the blank wall later, and decide. Mm-hmm. Yung talagang turning point ng buhay mo. Okay. Turning point ng buhay mo. Sometimes it takes one bold step to change the entire course of your future. Diba? Okay. And you are sorry locked. You are not hurt enough to take that one bold step. Opo. Parang opo, ganun po. So, yun. Good luck. Kasi, for now, your next task is to go to an OB, ha? Huh? Yes po. Okay. Go to an OB. Magpa-check up ka. Okay? Opo, yes, Papa Jackson. So, alam mo sa inyo, kung hindi ka buntis, maybe it's for you to look at another version of life. Yun po, yun kung buntis ka, kung buntis ka, sana, kaya paano, kumbaga maging inspirasyon niya. If not, well, ulitin ko, I want you to have a better future, regardless of the circumstances. Opo, got it, Papa Jack. I will hear from you again soon, right? Yes po, yes po. Pabalitaan mo kami kasi chismoso kami. Opo. Okay? Yes po, okay po. Tawa ko sa'yo. You've got so much potential in life. Diba? Opo. You've got so much potential and here you are wasting away.
Oh, parang si Lord na yung nagbibigay sa akin ng mga ebidensya na ano. Kasi bigla-bigla na lang po lumilitaw. Well, ako naman hindi ako superstitious na. Mm-hmm. But if you want to take that as a cue, then so be it. No po. Salamat sa pagtawag. Okay. Thank you. Thank you, Papa Jackson. Bye-bye. Bye-bye po. Thank you po. Bye-bye. Si Ella ng Muntinlupa, mga panggana. Hello po sa lahat po ng mga nakarelate, no? Nung isang araw, mga panggana. Sinabi ko yata to kay Luis, eh. Nag-gym ako na isang araw. May dumating doon dalawang magkaibigan. Nag-enroll. Sabi ko, alam mo, that's a very brave step. One day you wake up and you want to say, I'm going to fix my health. Diba? Dati kang batugang ka lang. Ayaw mo lagi exercise. Ayaw mo pinapawisan. And then one day you wake up na, I'm going to fix my health. That's a brave move. That's one bold move. That's one bold step. No, yung may relasyon ka but you are always in pain kasi laging... Diba, lagi kang, ano, lagi kang sinasaktan. And then one day you wake up and you tell yourself, I don't deserve this life. I think I can have a better life. Diba? And then, true to yourself, you did something about it. Na? Well, anyways, mga pangga, coming from South Border, the music called Rainbow. Mga pangga, magpapaalam muna ako. Mag-play lang ako ng ilang kanta. Babalik ako. Hindi pa ako uwi. Sa inyo mga talapitan, you've got me on your radio. My name is Papa Jackson and we are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radio. Sabihin mo.